sa Paumbong Bulacan. So second stud ng ano natin, Doberman. So balik tayo dito sana, hindi ba kasi yung lugar nila ano eh, puro tubig. So napakasigit. Ayan, yan yan po yung lugar nila rito. Siyempre sanayan lang yan eh. Pag nasanay na sila ng kung anong klaseng buhay meron sila rito, satisfied na sila din at contento na sila rin. Tayo kasi sanay tayo sa mga ano, saan tayo yung dito lang sila nabubuhay, dito lang sila magtapon ng sila rito. Puro pangingisda ang kanilang ilang kakaabalaan dito. Buti na lang wala na tayong mga nakakasalubong. Lira naman din yung sasakyan dito. Puro motor, saka tricycle lang naman. Patawad na naman si Kapino. Yung mga tali eh, no? Ngayon ko sa ibon yan eh. Sabit siya dyan eh. Sa mga gabi ng pagkain. Kahit saan pa yan, seserbisyuan namin kayo basta naglalandi at naghihit ang mga lahat ng aso. Napakahirap dito at napakasukan yung daan. Ayan, pakita tayo sa maliit na tulay na hindi natin alam kung matibay, parang babaksak, natakot. Ngayon mga pagpagas, walang mga GCash. Maaga sila nandun sa Bulacan, walang GCash ko yun. Ay, nakalusin sa loob, nangingis lang. Lumalangoy lang siya, nangingis lang. Pagbigyan tayo. Kahit man lang dalawang pirasong malaking alimang. Baka ngayon may nangis din. Alright, so second stud natin. No? Ha ha ha!
ng paa eh. Hindi ito masipa kaysa mabayagan. Masasakit eh. Ayan mga kahayop. So, second stud natin dito sa Pumbong, Bulacan. Nag-service tayo ng stud ng ano, Doberman. So, nanguhuli sila ng hipon. Kamay lang. Kamay lang pala panguhuli na. Ayun niya, may hawak siya sa kamay niya. Grabe, kinakamay nga lang nila yung hipon na lalaki. Malakas din yung agos. Ayan, nakakauli daw sila dito ng ano eh. Alimangot sa ano, ipon. Sayang, di ko nadala yung fishing rod ko. Mangisda sana kami. Tapos si Dakila, nakakabit pa rin. Hipon pala inuhuli nila. Laki. Malaki. Kinakamay lang pala yung panghuli nun.